senior. Upang ipakilala naman po sa atin ang isa sa pinakatampok nating panauhin sa programa ng UPSW, ating pong tinatawagan Commissioner Reynaldo Ganuco. Magandang lalaki at babae po tayo lahat. Mayor Benjamin Abalos Senior, good afternoon, sir. Presidential Commission for the Urban Poor Chairperson of CEO, Undersecretary LPG Jordan Jr., my fellow commissioners, Attorney Andre Nicolotayan, Madam Remedios Eschan, then Mr. Pablo Blanco, distinguished guests, fellow government workers, PNP officials, ladies and gentlemen, good afternoon. The enviable task of without further ado, ikinagagal akong ipakilala sa inyo ang taong tatay ng kasalukuyang DILG Secretary, ang ama ng Mandaluyong at ama ng City Hood ng Mandaluyong, Mayor Benjamin Abalos Jr. Thank you. Maraming po salamat, Commissioner Galupo, ating commissioners, sa ating mga panawin, ang aming Kapitan Del Barrio, magandang hapon po. Alam mo ninyo, nung kami ay nilakita ni ang Urban Poor sa pangmula ni Yusef Jordan, ay sabi ko salamat mga kapili ninyo dito sa loob ng Welfare Bill. Alam mo ba noong araw, itong Welfare Bill ay makapasok rito as a privilege. Dahil ito po ang magagandang units ng ating DSWD. Dahil ito po ang aming correctional, narito po kaming mental, narito po ang lugar ng mga bata, mga foundings, anak ng mga lepers, narito ang boys training. Kaya kung Pasko, kami mga takalabas ng welfare bill, ay privilege namin makapasok dito sa loob. Hanggang sa bandang huli, nawala na huli itong welfare bill, nakapasok na huli ang mga tao. But then when I took over as OIC of Mandaluyong, nakita ko ang kalagayan ng mga tao dito. Ito po ay mayroong bakod. Pero ang mga tao ay parang daga na unti-unti nakapasok sa loob ng welfare bill. In short, they were called mga trespassers. Tinawag ko ang atensyon sa DSWD. Sabi ko, what are you blue guys doing? Pwede ba ako, kami nga ibigay nila sa amin ng pamamahala para mabantayan natin ang welfare bill kung ayaw ninyo magpapasok ng mga tao. But then, my place, well disregarded. Unti-unti nakapasok ang mga tao. Pero ang mga tao noon, wala eh. Nakakawa mo sila. Wala silang kalsada, wala silang tubig, wala silang ilaw. As a matter of fact, during that time, welfare bill was a dumping site of salvage victims. Lugar po ito ng mga masasamang loob. Dito ang tagpuan ng mga masasamang loob, ng mga magkakakaw, ng mga hinahanting, ng mga pulis. At most of all, naging bugat po ito ng NPA. At sabi ko sa DSWD, please, nilayagin nyo itong mga tao na tumakapasok sa welfare bill. Pwede ba? Let us make the conditions humane. Layagin nyo naman kami. At to express sa Department of the National Government, gagawin mo namin makatao at makabayan ang lugar na ito. Salamat po, pumasok sila. Kaya nga, nakita ko ninyo, that is why I was very glad when and Yusef Jordan chose this place para to highlight to you na sa pagtutulungan ng national government at ng local government, walang imposible, walang problema ang urban poor kung magtutulong ang national at ng local government to solve the problems.
Alam mo dito, pag po ko bilang alkalde ng Mandaluyong, I have three main targets. Number one, kalagayin sa talikala ng pagiging maumahan at squatters ng ating mga kababayan. Yes, along the process, we have expropriated several big tracts of land in Mandaluyong. Ito ang may permit, nakita ang minyo, binuksan mo natin ang kalsada niyan. Nung una ko, nagagalit sila sa akin, nagkala nila, itatabi ko sila. No, they were located on the portion of alongside correctional. Tumatuwa ko sila. Nung una ko, galit na galit ko dito sa akin, nagkala ko nila, ayos sila din sila. Tignan mo ninyo, that became a main bolivar. Nabuksan ko, nagkikomersa dito. Kada mo magagawa na sunog dito, sa pagtutuluan mo na ito, at no expense on the part of the government. Kumalat ko na dadaanan mo yung bahay na ng Martinez Road na nasunugan mo. 3 stories, 4 stories, 5 stories, magugulat mo ako eh. Maraming pag-ugulat eh. Naka-air condition na eh. Ang mga tao dito mayroon sa loob ng welcome bill, karamihan ko mga professionals na. As a matter of fact, 2 ho at pulsar namin ng galing dito. Ilan ang naging abogado, ilan ang naging doktor, ilan lahat ang mga naging professional. Ano ibig sabihin nito? If only given a chance, lahat ko yung mga urban food would rise to the level of even the richest and the most influential people. Yung po sinasabi ko ho, why have I done this? I came the poorest of the poor. Hindi ko yung kinahiya sa inyo. Nag-kadya ko, nag-janitor ako, nag-messenger ako. Tatapuan, ngayon, salamat po sa tulong na may kapal. Here is where I am now because of education. That is why mga loko ng ikwa ko ay bigyan ng edukasyon sa pang-edukasyon ng ating mamamayan. At ito sa loob ng Melbourneville, bakit ang inyo? Hindi mo lang may elementary, hindi mo lang high school. Dahil ito pa rin na city kami, so namin dito sa loob ng Melbourneville. Oh. At pangatlo po ay, ayoko ng isang mamamayan ay mawala ng pagkakataong mandala kadalang may sakit sa hospital, dala ng kahirapan. These are the three most important things sa ating mga mahihirap po. Babahay, eskwela, at ang ating kalusugan. Kaya nga ho, salamat, inuulit ko, Lucent John Plans, mga kapili sa lugar na ito, because there is a good example. Ito po, pinakamagandang ehemplo, lalo-lalo na po na maupo ang aming kapitan, what a change of the face of Melbourneville. Don Carlito, the best ever. Barangay Captain ng Mandaluyong. Sa inyo po lahat, India mo po siya ng Mandaluyong, I welcome you. And sana po ay magpasalamat kayo sa amin. Most especially, I wish you could see our cemetery. This is a project of Bernard. Alam niyo, ang lupa natin kasi, parang sukat. Ang tao dumadami. There was a time na, pagpasok mo sa aming sementeryo, walang na naman tutuntungan, patay ka na tutuntungan mo. So what we had to do was to call for the people. Sinabi nila, anong gagawin natin dito sa mga patay natin? Kawawa naman. Hanggang sa after the dialogue, ang ginawa ko niya, pinungkay na lahat yung mga patay, iniligay na sa sago, may pangalan. Ngayon po, napakaganda mo ng aming sementeryo. It is a one-stop shop. Pag namatay ka dito sa Mandaluyong, libre na taon, libre lahat. Kung gusto mo, may cremation. Kung ayaw mo ng cremation, pero kaming din. Bibingan. Meron din yung kaming viewing area doon. We have 4 chapels. Meron kaming crematorium. At higit po sa lahat. Meron din yung kaming chapel doon. Mga kaibigan, again, in behalf of the people of Mandaluyong, I welcome you all and thank you very much, Secretary. At the Secretary Governor for choosing our people. Maraming salamat po muli, Mayor Tatay Benjamin Santos Abalos Sr.